Di madali ang buhay. At ang lipunan ay napakalupit sa mahihirap, sa hindi nakapag-aral, sa walang magandang trabaho, sa walang may pagmamalaki. Naghatid ng inspirasyon ang naging payo ng host comedian na si Vice Ganda sa isang guest nila sa segment nilang Especially For You sa It's Showtime nitong mga nagdaang araw patungkol sa pag-aaral. Ayon kasi sa ex-girlfriend ng naturang guest, wala raw itong kagana-ganang mag-aral kahit pa nga ayon sa kwento nito ay siya na ang nagasikaso bilang girlfriend upang kahit papano ay makapag-enroll ito sa IELTS at makatapos ng pag-aaral. Gayunpaman, hindi pa rin ito pumapasok kahit 2 araw lang ang kanilang pasok sa 1 linggo. Dahil dito, hindi sermon ang ibinigay ni Vice kundi isang payo upang sa susunod ay magkaroon na ito ng rason upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ibinahagi ni Vice ang masakit na katotohanan kung gaano kalupit ang lipunan sa mga taong walang pinag-aralan. Kaya sana raw ay magkaroon ng motivation ang naturang guest upang hindi nito maranasan ang tinutukoy niyang kalupitan ng lipunan kung sakaling hindi ito makatapos ng pag-aaral. Mga pahayag ni Vice, kailangan mo magkaroon ng motivation. Kailangan mo actually matakot. Di ba kasi tayong mga tao, kumikilos lang tayo pag natatakot na tayo. Ito para matakot ka. Ilang taon ka na ba ngayon? 20. Hindi madali ang buhay. At ang lipunan ay napakalupit sa mahihirap, sa hindi nakapag-aral, sa walang magandang trabaho, sa walang may pagmamalaki. Pag tumanda ka, 10 years from now, 30 ka na tas wala kang trabaho, wala kang pera, di ka nakatapos mag-aral, mahirap ka pa rin, maraming kakawawa sa'yo, at matakot ka. Kaya ngayon pa lang hanggat maaga, tayo ka na for yourself. Yun nang may pera ka na ay may nangangawawa pa rin sa'yo, lalo na kung walang-wala ka. Ganun kalupit ang mundo. Mga dagdag pang pahayag ni Vice. Tsaka kahit gaano ka kagwapo, hindi gwapo ang tingin sa'yo ng mga babae. Kung tamad to eh, ayaw mag-aral. Especially pag may pagkakataon. Hindi lahat ng hindi nakapag-aral, pwede nating husgahan. Kasi yung iba gustong mag-aral, pero talagang walang pribilehiyo. Nasa tuktok ng bundok walang malapit na eskwelahan. Hindi natulungan ng gobyerno para mailapit ang edukasyon sa kanila. Yung iba naman, talagang walang paraan kahit gustong gusto nila, pero napagkaitan talaga ng pribilehiyo. Pero meron naman na merong pribilehiyo na nasa harapan na mismo ng mukha nila, pero ayaw nilang kunin. Yun yung mga tamad at makupad. Huwag kang magiging ganun. Samantala, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens at marami ang sumang-ayon sa mga naging pahayag na ito ni Vice.